Sinubukan nila tayo. Marami sa kasamahan natin ang namatay. Gusto nilang sakupin tayo upang maging bahagi sa kanilang programa na sila lamang ang nakikinabang. Sinasamsam nila ang lupang para sa atin. Kaya pipigilan natin sila dahil ang lupang ito ay para sa atin. Para sa kamandag! Para sa kamandag! Para sa kamandag! Mabuhay ang kamandag! Mabuhay! Sir! Tinente de Acosta, kailangan niyong sunduin ang ating mga kasamahan na kumuha ng baril at bala galing sa Maynila. Yes, sir! Nakita ko si Tinente Jacosta Sir at ang iba pa nating kasamahan. Napatay na at ang masaklap pa nito nakita ko si Tinente Jacosta na parang hiniwa-hiwa. Hindi nila sinunod ang patakaran sa pakikipaglaban. Pinatay nila ang taong walang kalaban-laban. Kaya't pagbabayarin natin sila. Hindi mo sinunod ang patakaran ng pakikipaglaban. Ang ginawa mo ay maari magdulot ng malaking gira. Ngunit pinuno, hindi natin kailangan ang patakarang yan dahil isa lang ang kalaban natin dito. Walang iba kundi ang mga sundalo kaya't sino man sa kanila ang ating nakikita ay dapat patayin. Tumahimik ka! Hindi mo alam kung ano ang magiging kahihinatnan sa mga ginagawa mo. Dalian ninyo mga kasama, baka mabutan tayo ng mga sundalo. Tignan mo ang ginawa mo! Maraming sa kasamahan natin ang matay dahil sa ginawa mo! Ngunit pinuno, pinatay sila na walang kalaban-laban. Wala silang pinagkaiba sa iyo. Kaya wala nang rason kung bakit hindi natin sila uubusin. We'll be right back.
Buddy, gumising ka! Buddy, lumaban ka! May pinadalang sulat ang pinuno ng mga rebelde. Gusto nilang isang kasunduan. Nandito ako para makipag-usap sa inyo na itigil na natin ang labanang ito. Sang-ayon kami dyan, wala kaming ibang hinahangad kundi kapayapaan. Kapayapaan din ang hangad namin, ngunit pinakailaman lang kami ng pamlaan. Gusto ninyong sakupin kami, gusto ninyong kunin ang lupa namin at patayuan ng gusali na ang mga politiko lamang ang magkikinabang. Hindi lahat ng mga politiko ay ganit. May mga politiko na naghahangad ng kaayusan nating lahat. Mga politikong gusto kayong tulungan, ngunit ayaw ninyong makinig dahil ang tingin niyo sa pamahalaan ay masama. Nakikiusap kami sa inyo na itigil na ang digmaan ito. Pabayaan niyo na kaming manirahan ng tahimik sa bundok. At pabayaan din namin kayong gumawa ng programa. Ngunit ito lang ang tandaan ninyo. Sa oras na sisirain niyo ang usapan, magkalaban pa rin tayo. Ito rin ang tatandaan ninyo. Pag sisirain ninyo ang kapayapaan sa bansa, hindi kami magdalawang isip na ubusin kayo.